Maraming kwentong kababalaghan ang naririnig natin, lalo na sa mga liblib na lugar. Kaya madalas, sa tuwing nakakarinig tayo ng kwentong katatakutan na nangyari sa isang lugar na moderno o progresibo, ay agad tayo nagtataas ng kilay. Kino-question natin kung totoo ba ito o hindi. Pero dapat nating malaman at tandaan na bawat lugar ay maaaring may nakadikit o ninirahang nilalang na hindi natin nakikita. Ngayong araw ay mapapakinggan natin ang kwento ni Ara na isnalaysay sa atin ni Sigro Feas. Tara, simulan na natin ang kwento. At ito, ang kanyang salaysay. Bago natin simulan ang kwento, ay huwag kakalimutang mag-like and subscribe sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga latest uploads natin. Hello Sir Jax. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang si Grafeas, isang manunulat ng mga kwentong katatakutan. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari noong nag-aaral pa ako sa isang kolehiyo sa probinsya ng Guimaras. Sa kasalukuyan ay isang ganap ng universidad ang pamantasang pinag-aralan ko noon. Mataas ang aking respeto sa universidad na aking pinagmulan, kaya minabuti kong iwasan ang detalyadong paglalahad patungkol dito. Pati po ang mga tauhan na may partisipasyon sa kwento ay aking babaguhin ang pangalan. Ang buong kwento na aking isasalaysay ay binigyan ko ng makulay na elemento para maging kaaya-aya sa minamahal nating tagapakinig. Ang mundo ay nababalot ng hiwaga. Sa kabila ng agarang pag-usad ng moderno at makabagong mundo, ay patuloy na umiiral ang mga hiwaga at misteryo na magpasa hanggang ngayon ay hindi maipaliwanag ng lohika. Sabihin man natin na malayo na ang narating ng siyensya, ay wala pa rin kasangkapan na makakatukoy sa katotohanan ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Maliban na lang sa haka-haka at bukang bibig ng mga taong nakaranas ng kababalaghan. Isa po akong aktibong student leader ng aking kapanahunan sa kolehiyo. Malapit ako sa lahat, lalo na sa departamentong aking kinabibilangan. Tuwing may suliranin o alalahanin ng aking kapwa mag-aaral, ay hindi ako nag-aatubiling tugunan ito. Isang araw, habang papasok ako sa unang subject, ay nadaanan ko ang magkaibigang si Latin at Ara. Mga freshman student po sila Sir Jax. Parehong mabait at tahimik. Palagi ko silang nadaraanan na silang dalawa lamang ang magkasama. Sa tuwing napapadaan ako, ay palaging may matamis na ngiti silang binubungad sa akin. Lubos ang aking pagkataka nang umagang iyon dahil hindi kumibo si Ara. Nanatili lang siyang nakayuko habang inaalo siya ni Tin. Agad umagaw ng aking pansin ang kanilang ikinikilos. Malapit sa akin ang dalawa, lalong-lalo na si Ara, na palaging ibinabahagi ang kanyang pinagdaraanan sa buhay kolehiyo. Agad ako nag-usisa sa dalawa. Dito ay sinabi sa akin ni Tin na masama ang pakiramdam ni Ara. Kaya naman, pinapunta ko silang dalawa sa school clinic para mabigyan ng karampatang paunang lunas. Labis ang aking pag-aalala kay Ara dahil hindi na siya tumutugon sa akin. Sinubukan ko siyang kausapin Sir Jax pero nanatili siyang nakayuko at hindi man lamang siya nag-abalang balingan ako ng tingin. Tinanong ko naman si Tin kung kailangan ko pa silang ihatid sa klinik. Sumagot naman siya na kaya naman niyang alalayan ang kaibigan. Nang tumingin ako sa aking oras ay napagtanto kong halos 10 minuto na akong late sa aking klase. Kaya hindi na ako nagpumilit pa. At minabuting si Tin na lamang ang maghatid kay Ara sa school clinic. Pagkatapos ng klase ko ay agad kong pinuntahan si Ara para kamustahin ang kanyang kalagayan. Malayo pa lamang ako ay natanaw ko na ang nurse na balisa habang naglalakad sa pasilyo. Nagpalingalinga ang nurse na parang may hinahagilap kaya nag-atubili akong lumapit sa kanya. Hello ma'am, good morning po. Bungad ko sa kanya. Ma'am,
Kamusta na po si Ara? Muli kong tanong sa kanya. Dahil kilala naman ako ng halos ng lahat, e agad siyang napatanong. Ano ba yan si Ara? Marunong ba talaga magsalita ng Latin o Espanyol yung batang yan? Tanong ng nurse sa akin. Parang hindi ko naman po narinig ng salita siya ng naturang lingwahe. Bakit po ma'am? May problema po ba kay Ara? Tanong ko sa nurse. Hindi ko alam. Parang may kakaiba sa kanya. Sa tingin ko, parang pinoposes siya. Alam mo bang, boses lalaki ang kanyang bukang bibig at parang nagmula sa kalaliman ng lupa yun? Kinikilabutang pahayag ng nurse sa akin. Bakas ang takot sa mukha ng nurse at nararamdaman ko ang kilabot na namamayani sa kanyang katawan. Kahit ako mismo ay nakahalata sa kaibang kilos ni Ara nang madaanan ko silang nakaupo sa gilid ng pasilyo kaninang umaga. Maya-maya pa ay dumating ang isang nurse na lalaki na kasama ng nurse na babae na kasalukuyan kong kausap. Si Grafeyas, sakto, nandito ka. Pwede bang humingi ng pabor? Huminga nga ng assistant sa guard. Alam mo, hindi namin kinakaya ang kanyang kaibang pwersa dun sa loob ng klinik. Pagkatapos, papuntahin mo dito ang din ng kolehiyo na kinabibilangan ni Ara ha. Kailangang masunod ang pamantayan sa student handbook para madala na sa ospital kung kailangan. Utos ng nurse sa akin. Mabilis akong tumalima para puntahan ng head guard na agad naman nilang tinugon. Dumiretso rin ako sa dean's office pero nagkataon na on leave kaya ang assistant dean ang aking nilapitan. Hindi pa ako tapos sa pagsasalita ay agad tumayo ang assistant dean para puntahan ng clinic. Mabilis ang kanyang hakbang na halatang nababahala sa kalagayan ni Ara. Batid niyang mahina ang aspetong emosyonal ni Ara dahil palagian kung kausapin niya ito. Napatakbo na lang din ako na sumunod sa kanya. Nakikita kong balisa ang mga taong nakakasaksi sa kalagayan ni Ara noong mga oras na ito. Pagpunta namin sa klinik, ay naabutan namin si Ara na pinagtutulungang pakalmahin ng limang kalalakihan. Pero sadyang pambihira ang kanyang lakas. Nagagawa niyang makawala sa limang lalaki na nakahawak sa kanya. Hindi na masisilayan ang puting bahagi ng kanyang mata. Pulang-pula na ang mga ito habang nakabaling sa isang direksyon na mukhang may kinakatakutan. Nagsitayuan ang aking balahibo, Sir Jax, nang aktwal kong marinig ang iba't ibang tinig na lumalabas sa kanyang bibig. Buong-buo ito na mahahalin tulad sa isang bruskong lalaki. Halo-halo rin ang lengguwahe na kanyang sinasalita. May salitang parang Latin, Hapon, at ang iba ay hindi pamilyar sa akin. Mayroong tinig na parang nanggagaling sa kulob na silid. Kagaya ng tunog na kapag nagsalita sa may kalaliman ng hukay. Napagdesisyonan ng nurse at OIC ng departamento na kinabibilangan ni Ara na dalhin na siya sa pinakamalapit na hospital. Labis na silang nababahala sa misteryong kaganapan na kanilang natutunghayan. At dahil wala nga silang magawa, ay minabuti nilang dalhin ito sa hospital. Dahil iniisip nila na baka makatulong ang doktor sa kasalukuyang pinagdaraanan ng babae. Marami ang nagtulong-tulong para maisakay sa sasakyan si Ara para maidala sa hospital. Hindi na ako nakasama noon dahil mayroon pa akong responsibilidad na dapat tugunin. Kaya hindi ko alam kung ano na ba ang nangyari kay Ara noong panahong iyon. Mahigpit na ipinagbawal ng pamanuan ng eskwelahan at ng departamentong kinabibilangan ni Ara ang lihim na nangyari patungkol sa kanya at ang mga nangyari pa noong nasa ospital ito. Nakatapos na ako sa pamantasang ito nang malaman ko ang buong pangyayari noong araw na parang sinaniban si Ara. Ayon sa salaysay ng kanyang malapit na kaibigan at ng mga taong nasa paligid niya noong mga oras na iyon, ay pagdating nila sa ospital ay agad daw tinurukan ng pampakalma si Ara. Pero nanatili siyang nagwawala. Inulit pa uli ang pagturok pero walang epekto sa kanyang katawan nito. Nagdesisyon na lamang ang doktor at staff ng ospital na siya ay igapos.
hindi maipaliwanag ng mga doktor kung bakit hindi umiepekto ang pampakalma na itinuturok sa kanya. Ayon sa doktor, na maaaring magresulta sa pagbigay ng kanyang puso kapag tinaasan pa ang dosage ng gamot na ibinibigay kay Ara. Nakaramdam ng matinding takot at kilabot sa lahat ng nakasaksi sa hiwaga na gaganap kay Ara sa ospital. Iisa ang konklusyon ng lahat na nakasaksi. May sanib ang dalagita. Nagsagawa ng pray over ang mga taong nandoon sa ospital. Tuloy-tuloy ang kanilang pagdarasal habang nagpupumigla si Ara sa pagkagapos nito. Nang hindi na maresolba ng mga doktor at mga taong nasa paligid ang misteryo kay Ara, ay minabuti nilang tumawag ng isang pastor at isang albularyo. Ito ay ayon na rin sa suhestyon ng mga taong nandoon. Nagsagawa ang pastor ng isang ritual na mahalintulad sa exorcism na ginagawa ng simbahang Katoliko. Samantalang ang albularyo naman ay sinasagawa ang kanyang sariling pamamaraan. Isang misteryo ito para sa alagad ng medisina dahil nabigo silang tugunin ang karamdamang pinagdaraanan ni Ara. Sa ipinagsamang pamamaraan ng simbahan at makalumang paniniwala ng babaylan at albularyo, ay matagumpay na bumuti ang lagay ng dalagita. Mabuti na lamang dahil nagbigay daan ng doktor para maisagawa ang ritual ng isang albularyo sa loob ng pasilidad ng hospital. Mayroong naidulot na mahalagang aral ang kaso ni Ara. Namulat ang kamalayan ng mga alagad ng medisina na ang mundo ay sadyang nababalot ng misteryo at hiwaga na tanging dalubhasa sa espiritual na aspeto lamang ang makakatugon. Lingid sa kalaman naming lahat, ay nagsagawa ng pagsisiyasat ng albularyo at nagawa niyang idugtong ang lahat ng pangyayari para mabigyan ng kongkretong paliwanag ang misteryong bumabalot kung bakit sinaniba ng mga ligaw na nilalang si Ara. Pero ano nga ba ang totoong nangyari kay Ara noon? Ano ang misteryo sa likod ng pagkakaroon niya ng iba't ibang boses? Bakit parang may iba't ibang katauhan sa loob ng katawan niya? At ito, ang buong detalye na ikinuwento sa akin ni Ara noong minsang nagkita kami. Ayon na rin sa detalyadong pahayag ni Ara na kanyang naibahagi sa akin. Ang totoong pangyayari na nagbungsod kung bakit nagambala ang mga nilalang na hindi nakikita pero totoong umiiral sa ating mundo at kasama nating namumuhay. Dahil ito, sa biglaang pagtaas ng bilang ng estudyante ay biglang nagkulang ng silid na pagdarausan ng klase. Sa kolehiyo Sir Jax ay mayroong tanyag na lugar na kung tawagin ay Mantasik Street. Ang Mantasik ay isang baryo sa Guimaras na maituturing na liblib na lugar o liblib na bahagi ng probinsya. Ang Mantasik Street sa pamantasan ay hango sa lugar na iyon dahil na rin sa deskripsyon ng kanyang lokasyon. Nasa dulong bahagi ito ng kolehiyo at napapaligiran ng nagtataasang puno ng akasya. Sa aking sariling kalkulasyon ay daang taon na rin ang edad ng ibang puno na nandoon. Mayroon ditong building na naiwang nakatiwangwang. Ang plano sa building na iyon ay gawing dalawang palapag dahil na rin sa nakatenggang plataforma sa taas. Mga malalaking nakausling kabilya na kinakalawang na dahil na rin sa katagalan na hindi ito nagagawa. Ang natapos lamang ay ang unang palapag at ginawa ng paraan ng pamunuan para pwedeng gawing silid-aralan. Sa dulong bahagi ng building na iyon ay ang opisina ng ROTC. Tanging mga opisya lamang ng ROTC ang palaging nakatambay dito. Ginagawa nilang imbakan ng kanilang gamit, kagaya ng rifle at mga files. Dahil sa kautusan ng administrasyon, ay nilisan nila ang lugar para gawing silid-aralan dahil mas maraming estudyante ang makakabenepisyo kaysa gawing imbakan lamang ng kanilang mga gamit. At dito pumapasok sila Ara. Dahil ang section ni Ara, ang kauna-unahang batch na nagdaos ng klase doon, nagkataong Martes nang atakihin si Ara ng kababalaghan. Bali kinabukasan,
pagkatapos ng klase. Ayon kay Ara, simula nang dumalo siya sa klase doon ay nagsimula nang magpakita sa kanyang iba't ibang anino na pawang nakaitim. Hanggang nagsimula siyang makaramdam ng panghihina. Hindi na siya nakatiis sa nakakatakot na pangitain kaya minabuti na lang niya na ipikit ang kanyang mata. Pero hindi natapos doon ang kanyang nakakatakot na karanasan. Dahil kahit nakapikit ang kanyang mata, ay malaya pa rin niyang nasisilayan ang pigura ng mga nilalang. Ayon kay Ara, maliban sa mga itim na nilalang na nakatalukbong ng itim na abeto, ay mayroon pa siyang nakikita ng mga kalalakihan na nagmamartsa habang nakasukbit sa mga ito o naghahaba ang mga baril at triple. At may nakasunod na mga kalalakihan na nakatali sa mga kadenang bakal. Halata ang labis na paghihirap sa mga taong nakagapos sa kadenang bakal. Nabigyan ng kasagutan ng albularyo kung bakit malaya nakikita ni Ara ang mga nilalang. Bukas pala ang kanyang pangatlong pandama o mas kilala natin sa tawag na third eye. Kaya minabuti ng albularyo na magsagawa ng ritual para tuluyang maisara ang pangatlong pandama ni Ara na naging dahilan kung bakit madali siyang napasok ng mga elemento. Matagal na ang haka-haka sa loob ng pamantasan. Ilang estudyante na at mga kawani doon na nagsabi na may naririnig silang mga tunog ng bakal pagkagat ng dilim. Pati ang mga residente na malapit doon ay mayroong karanasan na maibabahagi tungkol sa mga yabag at tunog ng kadena na kanilang naririnig doon sa tinaguriang Mantasig Street. Noong araw na dinala si Ara sa klinik ng pamantasan, ay napapaligiran na pala siya ng mga itim na nilalang. Mga lalaking nakasuot o uniforme ng sundalo at may bitbit na mahahabang baril at kalalakihan nakagapos nga sa kadena sa kanilang mga paa. Maraming nilalang pa siyang nakikita na iba-iba ang forma at hugis. Lahat sila ay nakakatakot ayon sa kwento sa akin ni Ara. Ayon sa pahayag ng albularyo na ang mga nilalang na lumalapit kay Ara ay mayroon palang mensahe na nais maiparating kaya sila sumanib sa kanyang katawan. Dahil nga bukas ang kanyang pangatlong pandama kaya sila pumasok sa kanyang katawan. Idagdag mo pa na lubhang marupok ang kanyang espiritual at emosyonal na aspeto kaya naging madali talaga sa kanila na angkinin ang kanyang katawan. Dito Sir Jack, sa mga susunod kong sasabihin ay ang naghatid sa akin ng kakaibang takot at kilabot. Dahil sinabi sa akin ni Ara na noong araw na nasakop ng mga elemento ang kanyang katawan ay kinuha pala siya ng mga nilalang na ito, mga nilalang na itim at dinala sa kakahuyan. Doon umano ay ginapos siya at may ritual na ginawa sa kanya. Talagang kinilabutan ako sa kanyang kwento dahil noong araw na iyon daw ay napuno ng mga nilalang ang buong field ng mga taong nakatalukbong ng kulay itim. Sa kanyang pagkakaintindi sa sitwasyon ay mayroong nagaganap na isang pagtitipon. Siya ang magsisilbing alay sa araw na iyon. Sa aking pagkakatanda na sumakto sa araw ng Martes ang pangyayari. Ayon sa matatanda na ang araw Martes ay sadyang nakatuon para sa gawaing espiritual. Malalakas ang mga engkanto at elemento sa ganitong araw. Pinasuot daw umano si Ara ng mahabang damit na kulay pula at linagyan ng itim na marka sa noo. Pinagtulungan siyang buhati ng mga nilalang na kulay itim papunta sa gitna ng field. Hindi niya mawari kung anong salita ang lumalabas sa kanilang bibig pero masyado raw itong nakakatakot pakinggan. Bigla umanong dumilim at may lumabas na makapal na usok at buhat doon ay may lumbas pa ng mga anino. Iba't ibang nilalang ang kanyang nakita. Nakakatakot ang figura at sadyang nakakatayo ng balahibo ang boses na lumalabas sa kanilang mga bibig. Sinubukan daw niyang makawala pero sadyang malakas ang pagkakahawak sa kanya. Hanggang siya ay humina at nagpaubaya na lamang sa mga nilalang na pawang maiitim.
ang buong paligid ay puno ng naglilipanang nilalang na noon lamang niya nakita. Nagsasagawa sila ng nakakatakot na dasal. Habang lumilipas ang oras, ay patuloy ang pagdami ng kanilang bilang hanggang napuno na ang buong lugar. Wala nang nagawa si Ara kundi tataga na lamang ang kanyang pananampalataya na manalangin sa kanyang isip na sana ay malampasan niya ang pagsubok na kanyang nakakaharap. Hanggang may narinig siya sa kanyang isip ng mga boses ng darasal. Paulit-ulit ang pagdarasal na kanyang naririnig. Sinabayan niya ang mga boses na iyon at unti-unting nanumbalik ang kanyang lakas. Hanggang may nakita siyang puting usok. Biglang umiba ang simoy ng hangin. Nagsipulasan ang mga nilalang na nakaitim at tila tinataboy sila ng lumitaw na usok. Hindi natinag ang ilang engkantong nakaitim at kinuha siya at ibinalik sa kakahuyan. Pagpasok niya sa gitna ng kagubatan ay tumambad sa kanyang isang kastilyong itim. Ang sira-sirang building na hindi tapos ay biglang nag-iba ang itsura. May nakatirik pala na kastilyong itim sa lugar at pinanahanan ito ng iba't ibang engkantong itim. Ibig sabihin, Sir Jax, yung gusaling pinagdarausan ng klase nila Ara noon sa Mantasig Street ay isang kaharian pala ng mga engkantong itim. Muli siyang ikinulong sa isang madilim na silid na pawang mapupulang mata na nakalitaw sa dilim ang kanyang nakikita. Patuloy lamang ang kanyang ginagawang pagdarasal. Ipinagkatiwala na niya sa Diyos ang kanyang kapalaran. Tinataga na lamang niya ang kanyang pananampalataya at kalooban. Bagay na hindi niya nagawa noon. Labis siya nagpadala sa kahinaan ng kanyang loob at nakalimutan niya na mayroong isang Diyos na maaari niyang lapitan para siya ay tumatag. Kulang ang kanyang espiritual na lakas kaya agad siyang nagapi ng alagad ng kadiliman. Bigla niyang napagtanto na may kakulangan siya sa pagpapatatag ng kanyang emosyonal na aspeto at lubhang marupok ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa kabilang dako naman, ay nakikita di umano ng albularyo ang mga nilalang na nakapaligid kay Ara. Ayon sa kanya, ay agad niyang nabatid na engkantong itim ang nagpapahirap sa dalaga. Lalo pang natakot ang albularyo nang kanyang makita na ang dalagita pala ang nakatakdang ialay sa kanilang pinunong engkanto. Kaya naman sinubukan ng albularyo na itaboy ang mga engkantong itim na sadyang porsigido na makuha ang dalagita. Ayon sa albularyo, na isang pamayanan ng dalakit noon ang ninirahan sa lugar. Ang naglalakihang puno ng mga akasya ay kanilang mga kabahayan. Isang sibilisadong pamayanan ng mga dalakit noon ang nakatirik sa loob ng kolehiyo. Ang usok na nakita ni Ara ay pamamaraan ng albularyo para maantala ang pag-aalay sa kanya. Naantala niya ang nakatakdang pag-aalay at kailangan naman nilang hintayin ang araw ng Biyernes para may sakatuparan ang naunsyaming ritual. Sinabi ng albularyo na ang kulay itim na nakikita ni Ara ay pawang kasuotan lamang nila. Pawang mapuputi talaga ang dalakit nun. Ang kastilyong na nakatirik sa dulong bahagi ng pamantasan ay bagong tayo lamang. Hindi likas sa mga dalakit nun ang tumira sa lugar na palagi dinaraanan ng mga tao. Dagdag pa niya na may mga misteryosong estudyante siyang nakikita. Malaya nakikihalubilo sa mga mortal at namumuhay na parang normal na tao. Lubhang mahiwaga ang mundo dahil nakikihalubilo ka na pala sa isang engkanto na hindi mo batid ang totoo nilang pagkakakilanlan. Ayon sa kanya, na kapag pinasok pa ang kasulok-sulukan ng paaralan ay mayroon daw malaking puno ng dalakit doon at iyon daw ang pinakatahanan ng mga dalakit nun. Doon matatagpuan ang kanilang pinakang pinuno at mayroon daw doong isang bukal at ang pinakailalim nito ay tumatagos sa isa pang pamayanan ng mga engkanto. Bigla kong naalala ang isang kwento na di umano ay dating binaha sa lugar at may isang malaking butas daw doon na kanilang ginamit para humigop ng tubig na naipon sa loob ng pamantasan.
Nagkakatugma ang mga kwento na umiikot sa loob ng paaralan. Noong kumalma si Ara, ay dinala na siya sa kanyang magulang pauwi sa kanilang tahanan. Mahigpit ang bilin ng albularyo na kailangang may manatiling gising na nakabantay sa kanya sa loob ng 3 araw. Pero ayon kay Ara na hindi niya batid na dinala na pala ang katawan niya sa kanyang mga magulang. Dahil nanatili siya nakakulong sa madilim na silid sa buong panahon na itinakda ng albularyo. Sinabi ng albularyo na ang mga taong nakikita ni Ara ay matagal nang patay. Sila ang mga hapon na napatay sa digmaan. Hindi matahimik ang kanilang kaluluwa dahil sa kalunos-lunos na sinapit sa lugar. Sinunog sila doon noong panahon ng hapon ng mismong residente ng lugar. Ang mga tunog ng bakal o kadena na naririnig pagkagat ng dilim ay biktima mismo ng mga hapon na nagpapakita sa lugar. Iginapos ang mga paa sa kadena at pinahirapan hanggang malagutan ng hininga. Hustisya at katarungan sa kanilang kalunos-lunos na sinapit ang kanilang hinahanap kaya nanatili silang nakakulong sa lugar. Tanging panalangin na lamang ang makakatulong sa kanila para mahanap nila ang liwanag upang makatawid sa kabilang buhay. Tumugma ang sinabi ng albularyo sa sinabi ng mga matatanda na di umano, dating masukal na kagubatan ang kolehiyong minsang aking pinag-aralan. Doon nagtago ang mga residente hanggang nadakip sila ng mga hapon. Ang kababaihan ay ginahasa, pagkatapos ay pinugutan ng ulo at ang kalalakihan naman ay tinorture habang pinupugutan ng ulo. Sadyang may malagim na kasaysayan ang bawat lugar na ating kinatatayuan. Kailangan lamang natin na halukayin ang nakaraan para maintindihan kung bakit patuloy na nababalot ng hiwaga at misteryo ang lugar na ito. Likas ang biyaya kay Ara na mayroong kakayahan na makakita ng mga nilalang na nabibilang sa ibang mundo. Bumukas ito ng tuluyan ng makasalamuha niya ang mga nilalang doon. Maituturing na isang ganti ang ginawa sa kanya dahil sa panggagambala na ginawa nila sa lugar noon. Siya ang nabiktima dahil likas sa kanyang pagkatao ang pagiging mahina at marupok ang pananampalataya sa Diyos. Tinupad naman ng pamilya ni Ara ang sinabi ng albularyo. Salitan sila nagbabantay sa gabit araw sa loob ng 3 araw. Madaming pangyayari na sumubok sa katatagan ng kanyang pamilya. Mayroong tatayo daw si Ara at bigla na lamang hakbang palabas sa kanilang tahanan. Pero kapag kinakausap naman ng kanyang magulang, ay nananatili lang itong walang tugon. Sa kabila na hindi na siya nagpupumiglas at nagwawala, ay patuloy pa rin ang pagsambit niya ng mga salita na hindi nila batid kung ano ang ibig sabihin. Pinanghawakan nila ang sinabi ng albularyo. Basta't mababantayan nila ng maigi ang dalaga sa loob ng 3 araw, ay tuluyan nilang maililigtas ito. Batid nilang may mga nilalang na nakasunod kay Ara. Nasasamyo nila ang halimuyak ng bulaklak na hindi nila batid kung saan nagmumula. Mahigpit ang bilin ng albularyo na huwag kaligtaan na lagyan ng asin ang tubig na pinapainom sa kanya. Binigyan rin sila ng langis na panghaplas at mga sangka para gamitin sa pagpapausok sa buong bahay. Nanatiling nakasindi ang ningas na umusok sa labas ng bahay. Mainam daw iyon para maitaboy ang mga elemento na gumagambala kay Ara. Maraming nakakakilabot na pangitain ang kanilang natunghayan. Mayroong maririnig na lamang nila ang nakakatakot na atungal ng mga aso sa kalagitnaan ng gabi. At mayroon ding ilang gabi na makakarinig sila ng malakas na katok sa kanilang pintuan. Pero hindi nagpadala ang pamilya ni Ara sa nakakatakot na pagpaparamdam ng mga engkanto sa gustong kumuha sa kanya. Hanggang sa sumapit nga ang 3rd araw, walang kaalam-alam ang pamilya ni Ara na sa kabilang mundo ay muling dinala si Ara sa mismong gitna ng katayuang mga puno. Bigla na lamang nag-iba ang itsura ng lugar at bumungad kay Ara ang naglalakihang gusali. Halos lahat ng kabahayan na mahagip ng kanyang mata ay kumikinang naginto.
Suot pa rin noon ni Ara ang mahabang damit na kulay pula. Dito ay hiniharap na siya sa isang nilalang na nakatayo sa malaking bulwagan. Pinasok si Ara sa loob ng malaking bahay at muli may isinagawang ritual sa kanya. Ipinatong siya sa malaking pasimano para sa kanya maituturing itong isang altar. May nakita siyang mga simbolong nakakabit sa dingding. Maraming nilalang na nakatalokbong ng kulay itim ang nakihilera sa harapan nito. Tila may hinihintay silang darating. Sabay-sabay silang bumigkas ng isang dasal. Nagsusumamo ang mga nilalang. Nilokoban si Ara ng takot nang maramdaman niya ang isang pwersa na tila humahatak sa kanyang diwa. Nararamdaman niya na tila sila'y lumilitaw sa ere. Nilabanan ni Ara ang pwersa na humahatak sa kanya. Kahit nararamdaman niya ang matinding panghina, ay sinikap niyang matapos ang pagdarasal na kanyang sinimulan. Sa bahay naman ni Ara, ay bigla na lamang siyang tumayo. Nagpupumilit siyang lumabas at nagwawala. Hindi nagtagal, dumating ang albularyo na tumulong sa kanya. Sinimulan ng albularyo ang ritual. Ginawaran niya ng iba't ibang uri ng orasyon si Ara. Lalong tumindi ang kanyang pagbuhumiglas na lumabas ng kanilang bahay. Nagsimulang maglikot ang mga aso sa labas ng kanilang bahay. Tila may kung anong nilalang silang kinatatakutan. Sinabi ng albularyo na nandoon na sa labas ng kanilang bahay ang sundo ni Ara. Kukunin na nila ang kanyang katawan lupa para tuluyang angkinin at dalhin sa kanilang mundo. Naririnig ng kanyang pamilya ang yabag sa labas ng kanilang tahanan habang inilabas ng albularyo ang kanyang dala na asin at kanyang isinaboy sa labas ng tahanang nila Ara. Buong tapang na lumabas ang albularyo at nilibot ang buong kabahayan. Sinabi niya na huwag hayaang makalabas si Ara. Nidumungaw man lamang sa labas dahil pursigido na silang kunin ang dalagita at kapag nagawa ng dalaga na lumabas dito ay kukunin ng mga engkantong pagkakataon na ito para tuluyang hatakin ang kaluluwa niya papunta sa mundo ng mga engkanto. Sinabi niya na hanggat hindi nila nakukuha ang katawang lupa ni Ara ay mananatili siyang buhay. Sinusubukan ng kanyang pamilya si Ara na suotan ng rosaryo. Pero patuloy ang kanyang pagbubumiglas na maalis iyon sa kanyang katawan. Kinuha ng kanyang ina ang banal na tubig sa kanilang altar at sinimulan na ipainom sa kanya. Nagtipon-tipon ng kanyang kamag-anak at nagsagawa ng pagrosaryo habang nakapalibot sa kanya. Samantalang ang albularyo naman ay patuloy ang pagpapausok sa labas ng kanilang bahay. Iyon ang kanyang pamamaraan para maitaboy ang engkantong itim na nagtatangkang kumuha sa dalagita. Mismo sa pagkatapos ng misteryo sa pagkabuhay, ay natumba si Ara at kumalma. Sinabi ng albularyo na tapusin lang ang ginagawang rosaryo dahil nakikita niya nagsisipulasan na ang mga engkantong dalakit nun. Sa kabilang dako naman ayon kay Ara, habang nakikipaglaban siya sa kakaibang pwersa na humahatak sa kanyang diwa doon sa lugar ng engkantong itim, ay bigla na lamang siya nakakita ng liwanag. Ang liwanag na ito ang naging dahilan kung bakit biglang nawala ang mga engkantong itim at bumalik sa dating anyo ang kapaligiran. Nawala ang lalakihang gusali na kanyang natatanaw at nawala na rin ang mga nilalang na nakatalokbong ng kulay itim. Bigla na lang siyang tinangay ng isang liwanag at sa kanyang muling pagmulat ay nasa loob na siya ng kanyang silid. Nakita niya ang kanyang magulang at kapatid kasama ng ilan pa niyang partidos na nagsasagawa ng pagdarasal. Agad humingi ng mainom ng tubig si Ara. Sinabi ng albularyo na huwag kaligtaan na lagyan ng asin ang lahat ng iniinom o pagkain na ibibigay sa kanya. Tinapos naman ng albularyo ang paghihirap ni Ara sa pamamagitan ng pag-asara ng kanyang pangatlong mata. Ayon pa sa albularyo, hanggat nakabukas ang kanyang ikatlong pandama, ay patuloy na makikipag-ugnayan sa kanya ang mga engkantong dalakit nun at ang mga nilalang na tanging may kakayahan lamang ang makakakita. Sinabi pa ng albularyo na may kakayahan si Ara na makapanggamot
kung kanya nanaisin pagdating ng tamang panahon. Ibinilin pa ng albularyo na panatilihin ang pagbabantay sa kanya sa loob ng 3 araw hanggang malampasan niya ang susunod na Martes sa susunod na linggo. Isinalaysay ng albularyo kay Ara ang buong pangyayari. Ayon sa kanya, ay tinangka ng mga dalakit noon na ialay siya sa kanilang pinuno para gawing asawa. Tanging mga babaeng hindi nabahiran ang puri ang kanilang binibiktima. At isa si Ara sa mga kababaihan na iyon. Ang mga dalakit noon ay likas na mapinsala na uri ng engkanto. Gumagamit sila ng panlinlang para makuha ang taong kanilang napupusuan. Ganoon kalakas ang kanilang pagpupursigi na makuha ang kanyang katawang lupa para maisakatuparan ng kanilang plano. Kailangan niyang kumain ng itim na kanin para hindi na siya makaalis sa kanilang mundo. Mabuti na lamang at naagapan dahil kung nagkataon ay tuluyan na siyang makakaalis sa kanilang mundo. Ayon pa sa albularyo na ang mga dalakit noon ay likas na may nakakaakit na wangis. Maraming kababaihan na nabibighani sa mga lalaking dalakit noon at sumasama sa kanilang kaharian para maging asawa. Ganoon din ang babaeng dalakit noon. Ginagamit ang kanilang ganda para makapambiktima ng lalaking mortal at dalhin sa kanilang kaharian para gawing alipin. Sinabi ni Ara sa akin, totoo ang sinabi ng albularyo. Dahil lang tataglay ng perpektong mukha ang pinuno ng dalakit noon na kanyang nakita doon. Dahil ibinaba umano ng engkanto ang nakatalukbong sa kanyang ulo at bumungad sa kanya ang napakabuting balat nito. Walang pagkakaiba ang kanilang mukha sa ating mga mortal. Maliban na lamang sa parang nakaukang bahagi sa pagitan ng ating ilong at bibig. Walang ganoon ang dalakit noon. Kaya iyon ang palatandaan upang malaman kung isang dalakit noon ang ating kaharap. Simula noon ay hindi na muling nagpakita pa ang mga nilalang na nagpakita kay Ara. Totoo ngang naisarado na ng albularyo ang pangatlong pandama niya. Ayon muli kay Ara ay mayroong isinagawang pagbibintisyon sa lugar na dinaluhan ng mga kawanin ng pamantasan. Patuloy ang ginawang counseling ng isang pastor kay Ara hanggang sa makatapos siya ng kanyang pag-aaral. Sa ngayon, Sir Jax, ay wala na ang nakatiwangwang na building sa paaralang iyon. Sa huling punta ko doon ay isa ng ganap na hotel at ginagawang preparational lab nang kumukuhang kurso na may kinalaman sa hotel management ang mismong building. Marami na ang pagbabago sa paaralan at hindi ko batid kung mayroon pang nakakaalala sa pangyayaring iyon. Si Ara ngayon ay isang ganap na pamilyado na at masayang namumuhay sa piling ng kanyang mister at mga anak. Ang mundo ay sadyang mahiwaga, punong-puno ng misteryo. Lumipas man ang maraming panahon at umunlad man ang buhay ng tao, ay nananatiling nandyan pa rin ang mga nilalang na hindi natin nakikita, katulad ng mga elemento, multo at engkanto. Sa sulok dako paroon, ay patuloy din susulong ang pamayanan ng mga engkanto na namumuhay kasama ng mga tao. Kaya dapat na matuto tayo na igalang natin ang kalikasan at ugaliin na pahalagahan ang bawat nilalang na nakikita at hindi nakikita ng ating mga mata. Wala tayong kaalam-alam na maaaring nakakapinsala na pala tayo ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Tibayan natin ang ating pananampalataya sa Diyos at mamuhay ng bukas ang pag-iisip dahil umiikot ang mundo taliwas sa nakikita ng ating mga mata. Sa pamamagitan ng pagpapatibay ng espiritual nating lakas at pagsamba sa ating Diyos ay maiiwasan natin na sukluban at talukban ng mga elemento o engkanto na may masamang tangka sa ating buhay o katawan dito sa mundong ating kinagalawan. Muli, Sir Jax, ako po si Sigrafeas. At ito ang kwento ni Ara, ang inalay na estudyante para sa mga dalakit nun. Maraming salamat po.
Hello, aking Irog. So, happy Tuesday sa ating lahat. Ayan. So, ayun. So, kung mapapansin ninyo, medyo maiksi yung ating kwento. Pero, ayos lang din naman kasi, ayun, nagkaroon ako ng tamang pahinga. And, congratulations kay Sir Jax! Yay! Kasi, ito yung pangatlong araw ko na may upload. For the first time, 3 days ako nagkaroon ng upload. So, I'm proud. I'm proud of myself, guys. And, ayun nga. Gusto ko lang ko rin itong pagkakataon na to para magpasalamat sa inyo, sa mga nakikinig pa rin sa akin, ano, sa ating YouTube channel. Kahit noong mga nakaraang araw ay tamad na tamad akong mag-upload. Actually, hindi ako tamad na tamad mag-upload. Paano ba sabihin to? Super busy talaga ako sa trabaho ko. And ayun nga, sabi ko nga sa inyo, ito ay pampalipas oras ko lamang. And sadly, ayun nga, dahil sa sobrang dami ng work ko, sobrang daming workload, ayun, hindi ko na magampanan yung obligasyon ko sa inyo, kaya sorry. And thank you kasi, ayun, sa kabila ng pagiging busy ko, hindi pa rin kayo nagkasabang sumuporta sa akin at sa mga ina-upload ko. And for that, I'm really really thankful sa inyo, guys. And thank you po. And ayun, nagpapasalamat ako sa mga avid listeners natin, sa mga nagko-comment, sa mga nag-like ng ating videos, sa mga subscribers, and sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay nyo? Subscribe na! Ayun. So thank you po ulit. And sa mga nais po magpa-member, ayan po, click nyo lang po yung join button sa gilid ng subscribe button. And ayun po, i-check nyo po yung mga perks kung magustuhan po ninyo. Ayun, mag-join na po kayo sa ating membership. And dun po sa mga hindi pa po nakakapag-like or follow sa ating Facebook page, ayan, nakalagay po sa ating description, sa ating video na to, ang link sa ating Facebook page. Ayun. So kung meron mga immediate na, tawag dito, immediate na mga post or announcement, is doon ko po pinopost, ano po, para maging updated lang po tayo. Ayan, so sa mga hindi pa po nakakapag-follow and like sa ating Facebook page, nakalagay po yung link sa description ng ating video. Okay po. Sa mga gusto magpa-shoutout po, ayan, mag-comment lang po kayo sa ating mga videos, and by Sunday po, ayan, doon po yung shoutout portion natin. Okay po, so muli guys, maraming salamat sa inyo. And muli, ako po si Sir Jax, ang inyong nag-iisang Midnight VJ. Maraming salamat po.